Isang magandang araw po sa lahat at ngayon po ay kukuha tayo ng S-Pass and Stay Safe online registration. So punta po tayo sa Chrome. Then type po natin dito yung S-Pass. So ito S-Pass pinakataas. So S-Pass po muna tayo. So yan po yung lalabas. Oh wait lang, may nag-i-inquire. So, dito na tayo. Tapos, mag-create po muna tayo ng account since wala naman tayong pang-login dyan kasi hindi pa tayo na-create ng account. So, scroll down lang po tayo dito. And then, dito po makikita mo LG Travel Policy Table. Tapos, meron dito restricted and unrestricted. Pwede po natin dito ma-check kung restricted or unrestricted po yung pupuntahan natin. Pag restricted po, ang kailangan nilang sa airport is or sa seaport is travel coordination permit. If unrestricted naman po, no need na ng ganun, pero magkakaroon ka lang ng travel pass-through permit. So check natin po yung sa atin na uuwian. Negros. So ayan po, Negros Occidental po tayo. Restricted po ang area na yun. And kailangan po natin mag-secure ng coordination permit. So dito din po yan i-apply mamaya pag after natin mag-create ng account. So scroll down muna tayo. Ito, create an account. Ito yung unang gagawin natin. Create tayo ng account. Pindot lang natin yan. Then ito lalabas. Member registration. So sabi dito, mobile phone number, 10 digit contact number, no starting zero. So no starting zero daw. 9 So, ayan, next. Ay, taken na pala to. Na-register ko na pala yung number na ito. Nagawa na natin ang number. Paste na lang natin. So, ayan. Looks good. Ayan. Available din. Hindi daw pa nagamit. So, okay lang natin. Then, lalabas lang sa baba. Login information. So, password. Itong password is kailangan nyo alalahanin. So, sample na lang natin. Ito lang. Password 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Yung password, tas confirm password, same lang yan kasi kinoconfirm nyo lang kung mag-match. Then sa personal details, mayroon dito, fill upan nyo lang yung mga detalye dyan. Yan, tapos. So sa suffix, kung may the third ka, the second, or the fifth, lagyan nyo dyan, ako wala naman. So wala lang. Then female, permanent address, kung saan ka talaga pinanganak. Ganun. Or kung saan na yung bahay mo. Saan ka na nakatira ngayon. So, province. Medyo mabagal. Natin. Ayan. Negros Occidental lang. Kasi sa Negros ako uuwi. Then, Bago or ito, Isabela. Kasi taga Isabela yung municipality. Then, barangay. Salungon. Email address. Ayan. Email address nyo po. Age. Ayan. Sa client type, ayan, sa client type po yung pipindutin niyo po dito is individual lang. Ayan. Ayan, hanggang baba I understand na, no, that I'm not a robot. Then click niyo lang tong submit pag okay na, submit. Ayan. So, yan. Good job. Registration successful. Please log into your account. So, okay lang. So, ngayon, maglalagin na tayo sa account natin na ginawa. Ito, sambang yung number na yun.
It's 9. Yes, ito yung password din natin na ginawa kanina. 1, 2, 3, 4, 5. So, I'm not a robot lang. Yan, tapos log in. Ayan, user not found. Oh, ayun. Oh, late pala to. Ulitin natin kasi loading pala yun. 9. Password 7, 2, 3, 4, 5. Okay. Tapos I'm not a robot. Then log in. But sa non-user not found. So, ayan, log in tayo. Not a robot lang. Then, log in. So, ayan na siya. Welcome. Ayan. Tapos, para mag-apply po ng coordination permit, click nyo lang po itong Are You Traveling na naka-red. Ito po, are you traveling? Yan. Ay, siya, sorry. Ito, if you are traveling, generate your documents using this link or click the are you traveling link on the menu list provided. So, pwede yan, i-click mong are you traveling or pwede din dito sa taas yung tatlong guhit sa taas sa katabi ng menu. Yan, pindutin mo yan. Tapos, meron dyan. Home, are you traveling? May application, then travel policy. Ito, pindutin nyo lang po yung are you traveling para po mag-apply doon sa coordination permit. Ayan, ayan na po. Ay, sinasabi, travel protocol, are you in a poor? So, kung a poor ka, yes lang. Pero pag hindi naman, LSI naman, no lang. Are you in ECQ, MECQ area? So, pag may nila, hindi naman na. So, what is your current location? Current location daw kung saan ka sa Maynila o kung saan ka gagaling. So, ito. Halimbawa lang. Ito, halimbawa lamang po natin. Pasig City. Yan. So, next, where are you going? Saan daw tayo pupunta? Tayo ay pupunta sa Negros. So, ayan, Negros. May pili lang tayo. Hanap natin yung Isabela ito. So, naka-note dyan, restricted. So, Isabela. So, sabi, you need to apply for a travel coordination permit. So, ito na yung ginagawa natin. Yan na, mga requirements. Yan. Tapos, pinakababa, meron yan. Apply for travel coordination permit. So, click mo lang po ito. Yan. Tapos, dito ka madadirect. So, type of traveler. Select type of traveler. Then, Filipino local workers. If students, students lang. Tapos, yan, meron pilian dyan kung ano yung ano mo. Pero, kung halimbawa, nagtatrabaho ka lang sa Maynila, tapos uwi ka sa Negros, so Filipino local workers lang. Then, sorry, wala na yan, other specified ko lang. So, ayan, naka-fill up na yung mga natin kanina. Tapos, contact person, kung sino yun, yun, ganun. So, contact number, no? Surname, yun, ganun. Tapos, yung travel details, so, date of departure, kung kailan yung alis, halimbawa March 24, tapos yung arrival March 24 kung airplane, tapos dito origin LGU, so yan,
NCR daw. Tapos ito yung barangay, halimbawa sa Pasig, Santolan. Ay, sorry. Santolan. The next, ayan. The barangay na uuwian. So, mode of transportation. So, ito, kung air ba or sea, halimbawa kung aeroplano, air, kung barko, sea, syempre. So, ayan. Tapos ito, yung flight number. Flight number, kung anong reference dun sa ticket, ayan, reference number mo. Tapos, next naman, sa type, ito, public lang. Ayan, ito, kailangan mo ng ID. So, government issued ID. So, halimbawa kung anong ID na ipapakita mo doon or kung anong ID ang meron ka. So, ayan, halimbawa SS. Ayan, lagyan. Ayan mo dito yung SS number. So, sample lang. Tapos dito naman, upload photo of the ID. So, kailangan picturean mo yung ID mo. Tsaka yung result ng medical or swab test mo na din. Tsaka kung anong documents ka, meron ka pa. So, ayan. O, meron. ID, upload mo yan. Ipindutin mo lang yung choose file. Tapos, nagadirect ka doon sa gallery mo. Tapos, piliin mo yun. Tapos, yan, mag-automatic upload na yan. Dito din, picture mo yung subtest mo. Tapos, pili ka dyan. Tapos, i-upload mo lang din. Then, pagtapos mo na ma-upload lahat, pindutin mo lang yung I am not a robot and submit. So, pagkatapos mo mag-submit dyan, so, hindi na ako mag-submit. Hindi naman ako mag-a-apply. So, ayan. Pagtapos mo mag-submit dyan, so, tapos mo mag-submit yon, pupunta ka dito sa tatlong guhit ulit sa taas sa tabi ng menu. Then, pindutin mo yung my applications kasi nandun na yun eh. So, pag pindut mo ng applications, eto yung lalabas. So, ayan. Naka-note dyan, pending pa yung status ng application. Ay, sorry. Yung status ng application is pending pa siya. So, ayan. Tapos, ma-approve yan kinabukasan. So, yun. Hintayin pa natin yung kinabukasan para ma-approve yung ating coordination permit. So, ito, na-register ko to nung nakaraan. Ito sa customer ko din yan. So, tingnan natin, ito na yung pagkalimbawa, pending ka na nakarang araw tapos kinabukasan, ma-approve na. So, punta ka lang ulit sa may applications, makikita mo dun yung yan. So, ito po lalabas, pagka-approve ka na, yung status is approved. Yan. Tapos, para makita mo yung coordination permit, ito, yung may mata sa gilid, meron dyan, pindutin mo yan. Then, lalabas dito yung coordination permit mo. So, ayan. Negros Occidental Western Visayas Travel Coordination Permit. So, ayan. Ayan. Ayan yung ano niya. Ito na yung coordination permit mo. Pag papasok ka ng airport or seaport, ito lang i-present mo. So, pwede mo i-screenshot yan or pwede mo lang i-save. Pwede ka lang mag-login pag andun ka na sa airport. Pero, much better siguro na i-print mo to para hassle-free na din. So, yun. Yun lamang po yung pag-apply sa S-Pass. So, next natin po is yung stay safe.